Hey guys, AR here, and welcome back to my YouTube channel. Wala, gumagawa ako ng mga bike ride, long ride man yan or short ride. Nag-unboxing din tayo, nagluluto din tayo dito sa channel natin. At kung yan ang hilig mo, subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pag meron akong bagong video. So today, ang gagawin natin is mag-unbox tayo. So last na upgrade na sana, para dun sa aking bagong Trek Marlin 5 2021 since nakapag-upgrade na din tayo ng group set natin. Actually, na-upgrade na natin into Jore 11 speed and then 1x pa din naman. Okay, so yung nakalagay na Alivio dun sa ating Trek Marlin 5, binalik ko na dun sa Foxster ko na bike. So binalik ko nga ng bagong group set na Jore 1x11 speed yung Trek Marlin 5. So right now, I think yun pa lang naman yung na-upgrade ko since okay naman yung stem, seat post, saddle niya, and yung tire, of course, okay din naman, and the wheel set. So, wala akong masyadong in-upgrade doon sa bike. Ah, yun pala, yung hubs. Pinalitan natin siya na Savage Weapon na 6 pounds, I think, yung ano niya. So, akala ko hindi siya ganun kaingay. Pero, nung na-test na nga natin, is medyo maingay pala siya, no? Pero, hindi naman siya nakaka-apekto doon sa pagbabike natin pag nagbablog tayo. So, I know marami nang gumawa nung unboxing nitong Manito Machete. Itong i-unbox natin is a 2020 model pa din to. Kasi hindi ko masyadong gusto yung design nung 2021. Medyo, dun sa iba na nakita na yung model niya, pero hindi ako masyadong na in love doon sa decals niya actually. So, ang hinanap ko pa din is yung Manito Machete na 2020 kasi medyo mas simple yung mga decals na nakakabit sa kanya. And hindi naman, ganun din naman yung performance niya. So, ang pinagkaiba lang talaga is yung decals niya. So, gusto ko lang din syempre i-share sa inyo yung experience kung paano natin i-unbox itong Manito Machete 2020. Which is actually, I just bought it online sa Facebook Marketplace. So, kakahanap ko actually 2 weeks na rin ata ako naghahanap. And then, yun nga, normally na nakikita ko is hindi siya compatible doon sa meron akong mga pyesa sa current na aking bike. So, alright guys, ito na yung ating Manito Machete 2020 model pa din. So, wala na siyang box kasi yung kinuhanan kong sellers actually bulk yung mga orders na ginagawa nila. And yung pag-deliver sa kanila nung fork ng Machete or ng Manito is actually as isang box na malaki lang siya. And then mayroon mga divider lang doon at doon nakalagay yung mga fork. Alright, so i-unbox na natin wala na pala siyang box. So, i-unwrap natin yung ating Manito Machete air fork. Alright, so ito na. Yung ating Manito Machete air fork. So, yun guys. So, ito na yung ating Manito Machete air fork. Actually, the size of this air fork is 29er. So, yung kinuha ko since 29er naman na yung ating Trek Marlin 5. So, as you can see, this is non-tapered. Kaya medyo nahirapan din ako maghanap ng machete is because yung mga naglalabasan right now na machete or mas madami is yung yung tapered. But kasi yung aking Trek Marlin 5 is straight siya, straight tube, and then yeah, non-tapered siya. Kaya naghanap talaga ako. Though meron naman kasing mga conversion something or adapter ba, kung tawagan, I don't know, na pwede kang gumamit ng tapered fork doon sa bike mo. Pero then vice versa rin ata, pwede din. Pero hindi ko na siya tinry para at least mas swak or mas magandang tignan kung non-tapered to non-tapered yung gagamitin nating fork. Also, sa past nahirapan ako ng paghahanap since tapered yung karamihan, naka-true axle din yung karamihan sa available ngayon sa market. So, but actually, ang kailangan ko kasi is yung quick release. And I think hindi rin ata uubra or walang conversion kit nakasama yung aking hub nakasama, which is yung Savage Weapon. So, naghanap talaga ako ng Manito Machete na quick release. And then guys, yun nga palang travel, itong Manito Machete is 100mm, but it can be adjusted to 130 to 140mm. But make sure guys na marunong magawa yung mag-a-adjust itong ating air fork. Kasi sabi rin sa akin ng seller is, yun nga, if gusto ko na i-adjust up to 130 to 144, kailangan talaga kalasin yung buong fork. And kailangan syempre marunong
yung magagawa. And then yan guys, meron din siyang lockout. Syempre, pag I think pag nag-aahon dapat naka-lock, and then pag naglulusong ata dapat naka hindi siya naka-lock para may laro. Nag-off-road ka naman, syempre kailangan naka-on or hindi naka-lock yung suspension nito para syempre naglalaro siya. Kasi yun talaga actually yung role nung air fork pag nag-off-road. Syempre para hindi mabigat. Imagine yun, naka-rigid fork kayo tapos nagtitrail kayo, di ba? Wala man lang kalaro-laro yung fork nyo. So yun, so kailangan talaga naka-on yung sa lockout nito. And then sa ilalim, na-adjust din yung rebound niya kung gano'ng kalambot or gano'ng katigas yung gusto nyong laro nung inyong air fork. Pero syempre, nasa inyo naman yun. So it's up to you kung paano nyo siya gagamitin. So ako normally naman, sa kalsada lang naman talaga ako. Or road biking lang naman tayong ginagawa ko. And hindi naman tayo nagtitrail. But soon, sana no, matry natin matrail pag medyo okay na ang lahat. Then on the other side, yung pump area, yung matawag doon. Pag gusto nating lagyan ng hangin yung ating air fork. And what else? Ito yung mount brake mount. Itong sa side na to. So ayan. And then of course yung reverse arc niya. Pero mamaya natin pag-usapan yung reverse arc niya and bakit ko nagustuhan. So pag-usapan naman natin yung decals niya. So yun, yung decals of course, a very minimalist in letter M na logo ng Manito dito sa side na to. And then yun, yung Manito na sticker din is ayan, medyo hindi siya ganun ka, alam mo yun, kitang kita compared din sa bago kasi na nandito siya pareho sa harap, so parang nagsusumigaw siya na hello, Manito ako, parang ganun. So gusto natin syempre medyo minimalist lang yung dating ng ating airport, kaya mas gusto ko pa rin yung old decals talaga niya. And then meron din siyang decals dito na may logo ng Manito, and then the other side ganun din siya. At the back naman is may sticker din siya. So ayan, nakalagay TS Air, yung size is 29er, and then 100mm yung default niya. And then meron pa siya dito mga nakalagay. So yung rider weight nandito nakalagay. And then yung PSI ng ating fork. Okay. So nakalagay din dito is up ano, do not exceed dun sa 7.58 bar daw yung PSI. So hanggang dun lang siya. So hindi siya pwedeng mag-exit. And then what else? I think yun lang naman yung ano niya, features or yung meron dito kay Manito. And then of course, yung pag-uusapan natin talaga is yung reverse arc niya. Nung nakita ko talaga si Manito actually, nung nagtitingin-tingin ako ng mga syempre magagandang bike parts noon pa. Actually, medyo nako talaga ng attention ko si Manito. Actually, hindi ko pa alam na Manito yung name nun. Nang nakakita kasi ako ng ganito before pa, sabi ko ang angas nung dating niya and kakaiba siya. Tapos nung ni-research ko nga siya, Manito pala yung tatak nung gumagawa nito. And sobrang na-inlove agad ako talaga doon sa itsura niya. Kasi kakaiba siya, di ba? Bihira yung mga fork na reverse. Parang I think ito ata yung trademark na pag nakitang naka-reverse arc ka is Manito talaga siya. And then ang una ko talaga nakita before is Manito machete. So hindi ko pa alam na mayroon pang iba pala na Manito na fork. So mayroong Markor and then others pa. And then since si machete talaga yung una kong nalaman na Manito fork. So nag-root ko talaga na sana magkaroon ako ng Manito machete. So ayun nga, ngayon nakuha ko na yung inaasam ko na fork noon pa. Pero syempre meron pa tayong mga gusto talaga na air fork, like yung sa RockShox na Seed, yung color blue. For those na naka-follow sa akin sa Instagram and naka-follow sa akin sa Facebook page ko, yun, pinost ko doon yung gusto ko talagang air fork, and then yung Fox 32 na color orange. But kasi medyo pricey siya and parang hindi naman siya essential. I mean, hindi ko naman siya talaga ganun kakailangan kasi hindi naman ako nag-hire trail. Hindi naman ako professional na nagtitrail talaga. So, hindi ko naman talaga siya pinush na kuhanin. Kasi nag-range, like si RockShox nag-range siya ng 40,000 to 50,000. Si Fox 32 is nag-range siya ng 50,000 to 55,000. Eh, mas mahal pa siya dun sa bike ko. Actually, pag yun ang binili kong fork. So, nag-research din naman ako guys, bakit naka-reverse nga yung arc ni Manito. So sabi na nakakadagdag daw to ng performance ng fork. Parang meron siyang performance advantage. Yun, sabi sa research. Yung fork daw kasi is can be more stiffer, less material, and then less weight. Tapos, one of the things din na advantage din ni reverse arc is yung napoprotektahan niya yung seals
dito sa magkabila, kasi parang hinaharangan niya, so parang pag may mga dirt talaga or like putek kung gagamitin mo sa trail is, 'di ba? Hindi siya pupunta agad dun sa seal nung fork at hindi tayo magkakaroon ng problema. So parang line of defense din sa dumi itong reverse arc. And of course, clean and protect as well yung post routing niya kasi nandito yung sa cabling niya dito sa side sa likod and then dito sa ilalim ng arc. Ayun, nasa likodan siya and parang based dun sa napanood ko sa isang YouTuber din is yung pagliko-liko, malibela natin is hindi sumasaya doon sa mismong frame or doon sa head tube ng ating mic. So, mas malinis din siyang tignan kung nandito sa likod yung ating cabling. Yung nga pala, yung lockout to is can be converted into remote lockout. So, I think that's it guys. Sila yung ating unwrapping slash unboxing ng ating Manito Machete 2020 model. So guys, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And then of course, I would like to shout out din pala. Of course, yung mga madalas nagko-comment sa mga videos natin, sa mga nagla-like, ganyan, sa mga nagsusubscribe, okay? So hindi ko kayo matandaan, so babasahin ko na lang kung sino-sino kayo. Shout out to Brad Maramba, Regan Hasal, John Papa, Joseph Pedrosa, Kuya Eric EMP, Tart Maldita, Mogs Bikers Vlogs, yan, follow nyo rin si Mogs Bikers Vlogs, Roldan J. Kadampog, Julius Biacocho, Sunil Kumar Sahu, Jason Canlas, of course, si Pajakerong Layas, James Clifford Martinez, Adrian Villanueva, Andreas Gonzalez, Philip Reyes, Mojo Job, follow nyo din si Mojo Jobs, Ariel, Kuya Kit, Pulikat Vlog, yan, follow nyo rin si Pulikat Vlog, Prodigy, Naked Nuts, James Paul, Ryan Patrick Holgado, Kemshet, Chef Long, Axton Kenzo, Finley Billy, COD Problemite, Chai Kachors by Chayi Lorna, sorry kung hindi ko nabigkas or napronounce ang tama yung pangalan, John Cyrus Marinillo, Jason Docot, Korikong TV, subscribe din kayo kay Korikong TV, Philip Prudenciano, yun lang actually guys, yun lang yung sinashoutout ko and thank you sa mga patuloy na sumusuporta dito sa aking YouTube channel and road to 1k subscribers na tayo guys and thank you doon sa mga nanood nung Trek Marathon 5 unboxing natin actually at 2,300 views na and then sana patuloy lang kayo manood ng mga vlogs ko and abangan nyo yung mga future vlogs natin. So let me know in the comment section what you think about the Manito Machete. Thanks for watching guys. Stay tuned for the next one.